Saan kayo pupunta? Batangas. Saan sa Batangas? Saan? Canyon Cove. Happy birthday, Kuya Danrev. Thank you, bro. Pupunta tayo sa Canyon Cove kasi birthday ni Kuya Danrev. Yes. Saan tayo pupunta, guys? Saan sa Batangas? Sama ka? Biyahe na kami papuntang Canyon Cove sa Batangas. So dito kami galing sa General Trias, Cavite. So inabot lang ng mga kulang-kulang 2 oras yung biyahe namin. Canyon Cove, by the way, is located in Barangay Wawa. It's in Nasugbu Ternate Highway, Nasugbu, Batangas. So dito tayo dadaan ngayon papuntang Ternate, palabas ng Cavite, going to Batangas. And because it's a weekend, marami tayong mga kasabay ng mga riders na dumadaan dito sa Ternate, Nasugbu Road. Tapos dadaan din sila dito sa Caibiang Tunnel, going to Nasugbu. Masarap mag-drive dito kasi maganda yung mga daan, tapos maganda rin yung mga tanawin. May makikita yung mga palayan, mga bundok. So just less than 2 hours away, makikita mo na ito from Manila. Madali lang makita yung Canyon Cove. Makita mo lang yung Welcome Barangay Wawa na sign. Liliko ka na ng pakanan kasi nandun na yung entrance ng Canyon Cove. Once you get here, makikita nyo dito yung mga unfinished buildings. Ito, isa sa mga unfinished buildings ng resort. Diretso lang po kayo pababa. May second gate, sila na po yung magtuturo. Salamat. Dati pala, ang tawag dito is Canyon. Sa Canyon Cove was White Cove under the management of UCPB or United Coconut Planters Bank. Unfortunately, nagkaroon ng financial problem so hindi natapos ang development ng resort na ito. Good thing na relaunch yung resort. At tinawag itong Canyon Cove. Nagkaroon sila ng mga condominiums, hotel, and resort complex. We finally arrived here sa Canyon Cove Apartments. Doon sa kabila yung hotel and spa, pero dito kami nagbook sa Canyon Cove Apartments. Puntahan namin yung room, tapos magsa-check-in tayo. Diskarga muna tayo mga gamit para dalhin doon sa kwarto. Nandala namin yung mga pagkain. Ito yung driver namin. Ito yung birthday boy. We're staying at apartment number 18. Quick room tour tayo. Nasa third floor pala kami. Room number 34. So, we met yung contact namin dito sa apartment and binawalk-through lang niya kami dito sa mga gamit tsaka yung amenities dito sa room. The room that we booked was nice. It was spacious. And we have the double deck. Tapos meron ding sofa na naka-convert into another bed. And then meron kaming napakagandang veranda dito with the view of the white sand beach. Our balcony. Wow. This is our beach pond. And the swimming pool. Mag-ihaw-ihaw din kami dito mamaya. So yung room na to nasa third floor, tapos may balcony, spacious and all. Nakuha lang namin to siguro ng mga 8,000 pesos. Family room na siya. So there were 4 adults and 3 kids included in this booking.
Ano na to yung mabarni? Ang maganda pa dito is nakapagdala kami ng mga pwedeng lutuin for lunch, dinner, and breakfast tomorrow. So for lunch, magluto muna si Bernie ng sinigang. Magluto si Bernie ng pork sinigang. So ito yung view sa apartment balcony namin dito sa narentahan namin sa Canyon Cove. So it's facing the beach. It's a white sand beach. And then meron doon inflatables for kids and adults to play with later. And then ito yung swimming pool. Nice view. Then doon sa kabilang side, meron pa mga swimming pools doon. And I believe nandun yung most of the amenities. Ayan. Tignan natin yung mga pasalubong natin galing Leyte. This is Binagol from Dagami, Leyte. Trev. Sarap. Binagol from Dagami. Sarap. Flex ko lang yung mga pasalubong namin from Leyte. Nagdala kaming Binagol at Choco Moron. Ito na yung sinigang. Kain na tayo. Lunch na. Sobrang na-miss ko yung sinigang, lalo na yung natutunaw yung karne sa bibig pag kinain. That's masim-masim. Ito. After lunch, nagsiset up na kami ng table para sa pagsalubong ng birthday ni Kuya Danrod. Hindi na masyadong tirik yung araw. Mag-swimming muna tayo sa pool at tingnan natin yung beach dun sa baba. Ito na yung pupunta sa swimming pool and sa beach. The beach is facing West Philippine Sea, so maganda yung view dito mamaya pag magsa-sunset na. By the way, itong Canyon Cove Hotel and Spa is rated a 4-star hotel. They have restaurants inside the hotel and meron din mga meeting and events facilities. They have a, of course, water park and spa. So dahil hindi masyadong tirik na tirik at mainit yung araw, nag-e-enjoy na mag-swimming yung mga kids. Sir Jen, mag-swimming na tayo. Gusto na rin magpalamig, so tara, samahan muna natin mag-swimming yung mga bata. Nagsawa na yung mga bata sa swimming pool. So ito, lipat muna tayo sa beach. Dito lang yan sa tapat mismo ng resort. Hey guys, andito tayo ngayon sa Canyon Cove sa Nasugbu, Batangas with our twins, si Ding and Dylan, and of course our birthday celebrant, si Kuya Danrod. Happy birthday! Thank you. Yes. And,
It's so natural para sa ating mga Pilipino ang mag-travel every summer kasama yung family. So most of us would go to Boracay, to Palawan, even to Mindanao para lang makapag-explore ng magagandang beach. But if you're on a tight schedule or even tight budget, you don't need to travel and fly. You just need to travel 2 hours away from Manila. Ito, makakapunta ka na sa Nasug Bu, Batangas. Napakaganda. Ako si Sir John sa Nasug Bu, Batangas. Hello. Ano masasabi mo sa mga fans mo? Still follow. Hindi lang yung dagat tsaka yung swimming pool ang na-appreciate ko dito sa Canyon Cove. Naglakad-lakad ako konti doon sa dulo ng apartments and maraming magandang tanawin din. May mga puno at saka tahimik. So, mapifeel mo talaga na you're outside of the metro and the city. So, if you're wanting to feel the relaxation, Canyon Cove is a good option, which is not too far away from Manila. So, dito pala yung room namin sa third floor, dyan sa may balcony. Ayan, si Dino nakapag-banlaw na. And then, nandun yung brother ko, nagpre-prepare na rin ng barbecue kasi mag-iihaw-ihaw kami mamaya dyan. Lalong dumami yung tao sa beach nung nawala na yung araw. So ito, naglabasan na sila para mag-swimming and of course for them to take pictures, I guess. Ayan. Ayan, nandun na sa taas yung dalawa, yung kambal, nakaligo na sila. So, getting ready na rin for the celebration of Kuya Drandrum's birthday. Nakaset up na yung mga inumin, tsaka yung mga snacks and cake. And of course, nag-ihaw na rin si Bernie ng bangus at tsaka ng
Oops, may Jack Daniels doon and naghihaw din siya ng pusit. Dito na din namin yung nabili sa Nasugbu, Batangas. Kasi malapit lang dito yung town proper. Paglabas mo ng resort, siguro mga 15 minutes away, makakapunta ka lang sa downtown. Kaya ba nag-iho-iho tayo, tagay-tagay muna tayo ng all-time favorite natin na whiskey, Jack Daniels. Nakabili kami ng package na may kasamang 3 glasses. So may pasamyupsal sa dinner ni Danreb. This is a package ng different kinds of meat and side dish for samyupsal. The package also included a grill na for rent para maluto natin yung mga meat sa pagsasamyup. Day boy natin, nagluluto na ng mga pangsamyup. Happy birthday! Birthday! Happy birthday! 14th birthday pala to ni Kuya Dranreb. So imagine, ilang years pa lang nakalaan, parang adit-tit pa niya. Ngayon, 14 years old na. And every year, basta may opportunity, we make it to a point na magkakaroon kami ng bonding moments and outing just like this one. Ito na yung view sa balcony namin sa gabi. Sobrang tahimik at wala namang masyadong alon sa dagat. Good morning! Alright. Good morning! Swimming ulit tayo mamaya. Kalman ng dagat. Kids, getting ready to swim. Meron tayong rainbow dito. So habang nagpre-prepare kami ng breakfast, ito nagsiswimming muna sila. Breakfast is ready, so let's eat. Ito po yung nag-prepare. Hindi ako nabangos kagabi. Scramble. After eating breakfast, nag-walking tour muna kami dito sa resort. And tingnan natin yung ibang lugar na hindi pa natin na-explore. Tara! Today is Sunday, so yan, marami ng tao sa pool. Happy Sunday! Punong-puno ng tao yung beach ngayon. And at the same time, medyo okay yung weather, hindi maaraw. And medyo cloudy, so natatakpan yung araw natin. And by the way, if you're new to my channel, please don't forget to like this video. Please also subscribe so you can follow along with my journey. Please also turn on that notification bell so you can get notified on my new videos. Thank you.
At dahil wala nang araw, masarap maglakad-lakad sa dagat. So ito, take advantage natin. As you see, there are other activities na pwedeng gawin dito sa dagat. May mga nag-snorkeling at may nagka-kayaking. Lakad muna tayo papunta sa kabilang side ng resort. Check natin dito sa kabilang side yung sa hotel, resort and spa. May mga cottages sila dito sa harap ng beach. Masarap sigurong tumambay dito while watching the sunset. Dito yung sa hotel and spa. There's an open dining area here. And then this is a grand swimming pool. Tayo ng Canyon Mas malaki yung swimming pool dito, and at the same time I noticed meron silang dedicated lifeguard na nagbabantay kasi dun sa kapila parang wala, although hindi naman ganun kasi kalakihan yung pool, but nevertheless magkalapit lang to. Although di naman kami nagswimming dito, we just check it out kung anong meron dun sa kabilang side ng resort. Malapit na tayo mag-check out, so babalik na kami dun sa room para magligpit ng gamit. Meron dito mga lumang building or parang hindi tapos na building. Ayan. Nasa cliff. Siguro matagal na ito sila kasi tinubuan na sila ng mga damo. Sayang naman. Mukhang maganda pa naman yung dyan. That's overlooking the sea. Over there. Mag-alas 11 na, so mag-start na kami mag-prepare para makapag-check out. Dito uli yung apartment namin. Sa third floor. So ito na yung sasakyan namin, tara na, balik na tayo ng Cavite. Another quick but fun trip with the kids. Tingnan nila, when you are enjoying, parang ang bilis ng oras, and I felt exactly like that. I wish we could have stayed for another day or two para ma-maximize namin yung bakasyon dito sa Nasugbu, Batangas. Pero okay na din for now, overnight stay here is already good enough. Hopefully next time, pag mag-vacation kami, at least mga dalawang araw na, or dalawang gabi para mas enjoy at mas ma-maximize yung time. Na-miss ko tuloy yung Cebu trip namin with the kids. We spent time together for a week. Marami kami napuntahan at marami kami na-enjoy na mga scenery at mga pasyalan sa Cebu. Sana maulit muli.
Thank you, Canyon Cove, for the quick getaway. Hope to see you again next time. On our way back home, medyo nag-crave kami ng merienda. So ito, after naming dumaan sa Kaibiyang Tunnel, maraming mga meriendahan dito tsaka mga shops. So check muna natin kung ano yung pwede natin kainin dito. We heard na special daw yung lomi dito. So tatry natin lomi kasi nadaanan namin kanina may nagbebentang lomi. Sana okay at masarap. So ayan, ang daming tao dito. Hanap lang muna tayo ng paparkingan para matry natin yung mga delicacies sa kayong pagkain dito. Side trip muna kami dito sa may Kaibiyang Tunnel. Yung mga may pamerienda dito. Maganda ba yung merienda? Maraming tao. Dito kami nakakita ng lumihan. So tara, tingnan natin kung masarap. Lima ba eh? Dito sa Kaibiyang. Habang pre-prepare yung lomi namin, bumili rin kami dito ng lemonade sa street lang din. So ayan, craving satisfied. Nag 80 pesos ang isang order and na-enjoy naman nila. So I guess that's it for today's video. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next one. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Again, maraming salamat and see you again. Thank you so much.